Handog ng awit, maraming na po salamat. Ang lahat po ay tumayo upang awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Kakayahan lumuhod, luluhod po tayo bilang tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, dalisay at malinis ang handog niya. Halina kayo mga minamahal, tantoy niyong tuwiran ang bawat katagang sa inyo'y pinakikinggan, magnilay at may bulay, bulayin sa isipan ang bawat salitang dapat ninyong manamnam, ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta ka na anak? Nakatulog ka ba? Masama mang espiritu na gagamot ito kung inaalipin ang tao. Subalit, sino nga bang magpapalaya sa masamang espiritu kundi ang Diyos na totoo? Kaya't ang bawat inaalipin, may paglaya at kalayaan. At ang bawat tumatanggap sa Ama'y hindi maaalipin kailanpaman. Sapagkat ang pagkaalipin ay hindi nararapat manahan sa tao. Tulad ng pagkaalipin ng kasalanan, hindi ka dapat manahan sa kasalanan na inaalipin kang tuwiran bagkos ikay magbagong buhay. Pag-iisip ng di mabuti, kasalanan na gagawa ng isipan ng tao. Pagdaramdam ng puso na nararamdaman ng hindi nararapat, habang nararamdaman mo yan, lalo kang nababagot, lalo kang nayayamot. Kaya't ang bawat araw ay pagsikapan at pagsumikapan nang tao'y makalaya sa lahat ng pagkaalipin. Alipin ang pagkabagot, pagkainip, pagkayamot. Alipin ang inggit, alipin ang selos. Lahat ng iyan ay nagagamot at walang makagagamot na tabletas diyan. Kahit anong tabletas at napakalaya
matimbang, matindi na salita ng taong magaling. Walang magaling na tableta sa ganyang uri ng tao na taglay ay gayon. Sapagkat ang Ama lamang ang nagbibigay kalayaan sa lahat ng gayong pagkakaalipin at gayong karamdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru pa naman kayo ng Israel ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon, sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Maliwanag ang katotohanan. Isinugo ng Ama ang anak upang iligtas ang sanlibutan, hindi para mapahamak. Kaya nakapag-uulat ang mga nagahari ay espiritu ng katotohanan, kapag taglay nila sa kanilang katauhan na hindi naman kayang ipaliwanag ng tao lamang. Subalit hindi ganang matanggap at maunawaan ng lahat, katulad ng mga pagpapahayag na kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang himala at hiwaga ay ginagawa niya. Ang bawat pagpapala na nakakamtan ko ay nakapagpapasiya, nakapagpapaligaya ng damdamin ko at nakapagpapababaw ng aking kalooban na kagustuhan ng laman ay napaparam. Maliwanag ang katotohanan na kapag nakamta ng tao ang Ama, sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay nababago ang layunin. Nagbabago ang mga isipan, nababago rin ang kanilang kalooban. Subalit, binago man ito, nandun pa rin ang kanyang pagmamahal na makamta nila ang lahat ng bagay. Sa kanilang pangangailangan ay di masakitan, hindi magdamdam at ni magulumihanan man lang. Ilan nga kaya ang tuwirang sa Ama ay tatanggap upang patuloy na mapakilala kung sino siya at ano siya? Anong pangalan mo, anak? Jocelyn. Jacqueline. Jacqueline, kumusta ka na? Nakatulog ka. Lumapit ka nga dito. Kumusta ang mga masakit mo? Nagiginhawahan ka na. Sa mga katwid, wala pang ginawa sa'yo, may naramdaman ka na. Maliban ang sinabing,
Manalangin ka, manalig ka. Bakit kita pinalapit? Sapagkat sa oras na ito, kung may taglay ka ng iba, hindi ka makakalapit dito, tutumba ka na riyan. Kaya wala tayong dapat paalisin sa'yo, kundi karamdaman mo. Ilang taon ka na? O, sulong balik ka na? Paano kung mananahan kayo sa paniniwalang gayon? Di mamamatay ang anak mo na walang laban. At sa unang pawang katotohanan o tao, magnilay at magbulay kayo. Ganang pagkatao, walang batid, walang karunungan. Walang kaalaman ni anuman, walang masasambit at walang maituturan. Kaya't ang may pandinig ay makarinig. At kailanman ay hindi tutup din ito ng ganang pagkatao lamang. Subalit ano baga ang isip at damdamin ng nilalang? O tao, magbagong isip na kayo nang makakilalang lubos kayo. Magbagong damdamin kayo nang patuloy niyong makilala ang magpapabago ng buhay niyo. Patuloy niyong apuhapin ang liwanag na dapat ay sa inyo'y kamtin upang di madimlan kayo at magulumihanan ng buhay. Alalaumbaga, kailangan ninyo ang espiritu na hindi niyo nakikita tulad ng hanging nararangap ninyo na hindi niyo maabot at di niyo mahawakan. Tulad din ng tubig na hindi niyo mapananatili at matatahan sa inyong palad. Sapagkat kapag kayo dumakot, ito'y laladlad at ito'y kakalat lamang. Mababasa ang inyong mga kamay, subalit hindi nyo mapapanahan. Ganyan din ang espiritong dapat ninyong kamtin. Marapat na manahan sa bunin yung katawan, ngunit di nyo mahawakan ni hindi nyo masisilayan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Walang sasambiting ikapagpapahamak nyo, ni hindi magluluwal ng ikasisya ng tao, kundi ng Ama at higit siyang masyahan, upang sa bawat narinig niya ay natuwa siya para sa inyo. Sapagkat ang aral niya ay nagmumula sa kanya, at ang salita niya ay dapat pagnilayan ng tao, at malulugod din naman mga tumatanggap na totoo, mapagninilayan ng isip at damdamin nila. Kaya't ang bawat tumatanggap ay nagagalak nga, pagkat ang tao ay nabago ng totoo, yaong ipinagbago at nagpabago sa kanila, espiritong dinakita ng isilang sila. O tao, halina, halina, halina kayo, magtanto, magnilay, at magbulay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Halika, Darwin. Nakakalakad ka ng walang tungkod. Kumusta? Mabuti. Te. Ma. Bu. Ti. Mabuti. Mabuti. Jesus. Jesus. Nananalig. Ako. 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 Ko. Sa'yo. Buhay. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Ulitin mo. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Ang Diyos. Diyos. Lunok muna laway, lunok muna laway. Sige, lunok laway. Buhay. Buhay. Buhay.
Buhay ang Diyos. Diyos. Sige, mga. Buhay. 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 Ilakas mo. Buhay. Ilakas mo. Oh, ngiti mo na. Oh, buhay. 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 Jesus. 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 Buhay. Buhay ang Diyos. 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 Diyos. Itaas mo. Isa. Sabi mo, hi. Hi. Isa pa. Kumusta? Sabi mo, kumusta? Kumusta sila? Sabi mo, sila? La. Dila ka. Masakit? Sabihin mo, Jesus! 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 Diyos! Buhay ang Diyos! Diyos! Lunok ng laway. Sige, lunok. Anong pangalan mo? Ano? Anong pangalan mo? Erwin. Erwin. Darwin. Ano? Ano?
Ano? Sabihin mo, buhay ang Diyos. Lakasan mo. Buhay ang Diyos. Ang Diyos. Diyos. O, relax ka. Dito ka muna, ha? Sige, titig ka sa kanila. Hi. Taas ang kamay. Dalawa. Ganyan, massage. Gusto niyong magpa-massage? Espiritu ng katotohanan, tagaaliw ng tuwiran, liwanag ang dulot kanino mang nadidimlan, sigla ng katauhan, binabahaging lubusan, kaaliwan sa lahat ng may kalumbayan. Halina kayo, mga iniibig ko at minamahal ng totoo, gawin ninyong marapat na may pagsikapan yung kamtin. Kilalanin ninyong lubos kanyang mga panukala, at ang tuntunin niya ay pagsikapan yung tupdin. Sa hindi nyo nababatid at namamalayan, kayo'y tuwirang minamasdan at ginagabayan. Patnubay nyo'y walang maliw, kapgaypat ng buhay, kasakasama nyo habang nabubuhay sa ibabaw ng kalupaan. O taong aking mga minamahal, magnilay kayo sa bawat tinuran ko. Ang bawat araw na bahaging kaloob sa inyo, maging marapat na makapanahang totoo. Sa gayon, hindi niyo mararamdaman kung papaano ang hirap at sakit, sapagkat pinagagaan ito sa inyong katawan upang di ninyo panindiman ang hirap ng buhay, patuloy niyong hapuhapin amang magpa-pagaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, may takda ang lahat, maging ang pagbubukas ng bintana at pintuan. Kapag ito'y sinirado ng isang namamahay, may takda ang pagbubukas ng patubig patungong mga gahit. Anong gahit? Gahit ng mga bukid na kay dumit kay Ruruming Masdan, upang doon ang bawat damo'y mamaring mamatay, na kung dadaluyang mainam at lulubog sa tubig, tuwirang ang sumibol yung may bungang mainam. O taong aking mga minamahal, magtanto kayo at magnilay sa bawat kong tinuturan sa harapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! 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 Sabi mo, alalalala! Alalalalala! Bakit ko siya pinatindig sa inyong harapan, mga mahal? Upang ngayon magsuri kayong ganap at magbulay-bulay. Gaano nga ba kahirap ang may nais kang bigkasin? Subalit di mo ito mailuwal man lang. Gaano nga ba ito kasakit bilang ika'y nagmamahal? Magulang na minamasdan niya ang anak mong naturingan. Subalit magalak at magpugay kayo, kayong pinagtibay ang loob ng bawat nagaganap sa inyo'y
ninanamnam niyong mainam upang pagtiwala at panaligan niyo may gagawin ang ama ko. Alala umbaga, katotohanang katotohanan, ano nga ang mahalaga? Ang sigla ng kalooban niyo o salaping minamasdan niyo na limpak may di masihan kayo? Alin nga bang nakatutuwa sa inyo ang magturan kayo't nabibigkas ng bibig niyo? Alin nga bang masarap o tao ang humaharap kayo kahit kanino na damang-dama pag-ibig na nasa puso niyo? O hinaharap ang kapwa niyo, halos kasok laman ito? O taong aking mga minamahal, magnilay at magbulay kayo. Magtanto kayong lubos sa bawat tinuturan ko. Ang bawat araw ay mahalaga. Sikapin ninyo, ang kalusugang nasa inyo ay maganap ang mabuti. Matupad nyo ang dapat, magamit sa marapat. Sa gayon, hindi nga masasayang ang bawat araw nyo at magkakamtan kayo ng higit na ligaya sa di babayaran at di nyo uutangin ni hindi nyo nanakawin. Ito'y maliwanag na kaloob at pinagkakaloob. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ang lahat ay may takda, karamdaman sa paglaya, paghihirap, kalayaan, may takda rin naman niyaan. Lahat nga'y tinakda at binigyan ng takda upang lahat ng anak ng ama ay maghanap at masumpungan siya, humingi at siyang paghariin tuwina at manalig upang mapatotohanang buhay na buhay siya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang si Constancia, di bibilinan kayong magtiwala at manali. Ganang si Kunching, walang patutoong masasabi sa inyo. Ganang di nyo nakikita, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sa iyo na yan. Lakad ka na. Ikaw na ina ang saksi na totoo. Kung ano na ang naiba't pagbabago sa anak mo, kaya't lakasan mo pang loob mo anak ko at tigibin ng pagtitiwalang magkaisa kayo upang sa di nyo namamalayan na palalaya ang mga anak nyo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Sino nga ang mataintim na manalangin sama na hindi niya diringgin? Ano ngang ikabubuti't makabubuti man din na di kayo pagbibigyan? Subalit kung hindi man lahat pagdakakarakarakay pinagsabay-sabay ang kahilingan, magbata naman kayo't hintayin nyo kung kailan ang takda niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Doon nasusukat ang tuwirang pandama na siya'y nakilala at dinaramatwina. Nagtitiwala, naniniwala, nananalig, nananampalataya, nabuhay at hindi parang agos ng alon sa dagat na hindi batid kung saan pumapadpad. Sapagkat ang wika nga niya, mga anak, paparoon pa lang kayo, pabalik na ako. At nang makita kong kayo'y akin, pangangalagaan kung totoo. Nekkaramaneyahanam! 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 Buhay bang ama? Tapat bang Diyos? Narinig niyo po ba ang mensahe ng Panginoon?
Nararamdaman niyo po ba siya kapag nangungusap siya? Anong pangalan mo, anak? Jacqueline, ay kakulit naman Eka niya nga po kung Chinaya. Mula kahapon, tinatanong na Eka. Ngayon, o nakatulog ka ba kagabi? Naginhawaan ka ba? Mananalig ka ba? Nananalig ka bang gagaling ka? Nagtitiwala ka bang gagaling ka? Angkinin mo na yan na tinanggap mo na. Buhay ba ang Diyos? Sino nga ba ang misa na nalumbay at pagkatapos eh sa lumbay niya ay tumatawa pa siya? Mayroon ba ganon? Ha? Yung mga tinatawag na baliw, yung mga nakasumpong sa Diyos. Di ba? Ako'y maraming tanong sa Panginoon eh. At nilalagpasan ko ito lagi dahil ayokong maakayag ito. Dahil sabihin ng tao eh, gusto mo lang makatulong, tulungan. Subalit sabi nga ng Panginoon, anak, sino ba ang naglingkod na hindi man lang nakadama at binigyan ang kapwa niya para patutuhanang minamahal siya? Maliban ipagbili mo ang aking pangalan at ang aking dangal, ay linlangin mo at lokohin, di ka totoo sa akin. Subalit, kung ang mga pinaglilingkuran mo ay hindi mo hinahanapan ang ganti sa'yo, at ako ang gumaganti sa ibang pamamaraan ko, ako'y sumasayo na ko. Buhay bang Diyos? Kaya, upang hindi naman masyadong hinahamak ang mga lingkod, pakinggan ninyo ito. Mula sa gawa ng mga apostol, nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at itinuring ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatuto sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay o at ang mga pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa kanilang pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Sipre, kaya't Bernabe ang tinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilan. Aba, kung dinadaya mo ang Diyos, nagsasabi kang lingkod ka, sa kapakanan mo lamang ang ginagawa mo para kilalanin ka at dakilain ka ng kapwa mo, para masdan ang mabubuting ginagawa mo at ang Diyos ay hindi mo nakikita kung gaano kabutit hindi mo siya pinangangalandakan para sa kabutihan ng iba, kasalanan mo yaan. Subalit, kung nagsusumakit, nagsusumikat ka na ang tinanguan mo ay patuloy mong tupdin ng may katapatan at ni ayaw mo nang gawin ang dating buhay mo ay gawin mo pang mainam at tinalikuran mo ng lahat para sa iyong ikasisiya at kasiyahan bilang laman, ano naman ang masama kung pakinabangan mo ang kaloob ng Diyos sa iyo? At yan ang maliwanag na katotohanan. May nagtanong, hindi ba Eka, kapag lingkod ka ng Diyos, ay bukal sa puso mo? Oo. Kaya hindi dapat pinababayad ang salitang banal at hindi pinagbibili ang hiwaga ng Ama. Subalit, hindi sinabi ng Diyos, magpakalupad ka. Magpakahirap ka. At pagkatapos ay kinukutsa-kutsa ka ng kapwa mo at sinusuot mo'y punit-punit.
Wala kang isuot dahil sinuko mo na lahat. Hindi ka naghahanap buhay, hindi ka na makapagtrabaho dahil sinuko mo ang paglilingkod mo sa Diyos mo'y binigay. Pagkatapos ginugutom ka, sino maglilingkod? Pagkatapos may nagbigay sa'yo, binigay itinapay, sinumbat pa, hindi man ikaw kumain. Binigay candy, binilang pa, hindi naman ikaw ang kumain. Binigyan ka ng 1,000, binigyan ka 2,000, matagal inuungkat-ungkat. Binigyan ka ng 10,000, binilang. O mga mahal, pinagbili ang kanilang ari-arian para isuporta sa mga alagad sa panahon yon. Ngunit ngayon, hindi dapat mangyari yon. Kundi, ang tunay na lingkod, kailanman ay hindi naman pinababayaan ng Ama. Ang tapat na lingkod ay kailanman hindi niya pababayaan. Hindi mo kailangang mamalimos, hindi mo kailangang humingi pa, magbigkas ka sa bibig mo, pahiram naman, pahingi naman, at ika'y magmakaawa pa. Paano nahahabag sa iyo ang Diyos? At sino pinangangalandakan mong dakilang mahiwaga siya? Ikaw pala ay ginugutom. Ikaw pala ay parang kahabag-habag na hinahamak na wala ka pang makamtang saya. Sinong naglingkod na hindi lumigaya? Maraming tao nagpapalagay na mabuti sila. Subalit ang bibig naman ay napaka-tsismosa. Mga mahal, napakabuti ng Ama sa buhay ng tao. Kung sino yung maraming ginagawang palpak at mali sa buhay, siya ang magiging hadlang sa kabutihan. Kaya kumisan, kung sino yung may ginawang masama, para hindi mapakita yung kasamaan na yon, ang ginagawa, ang kapwa sinisira. Pinagtatakpan ng kanyang sarili yung paggawa niya ng paninira sa kapwa para mapaglihiman at mapagtakpan ng mali niyang ginagawa. Subalit ang hindi nalalaman ng taong ganito, lalong nararagdagan ang kanyang kasalanan. Lalong binabaw niya sa hukay ng putikan at kumunoy na hindi tama ang kanyang mga paa. Sapagkat habang tinatalikdan mo sa sarili mo, alam mong wala kang kasalanan at tinitingnan mo't minamasdan mong mali ng kapwa mo, lalo kang pumupuno at pinupuno ng kasalanan at parusa balang araw. At yan ang pawang katotohanan, maraming taong ganyan. Kaya yaong mga taong iyon ay mararamdamin, masasakitin ang loob sapagkat hindi marunong tumanggap. Subukan niyong tumanggap sa inyong kamalian at pagkakamali. Tingnan ninyo, suriin yung sarili nyo kung masaktan pa kayo sa tama tumpak na aral ng Ama. Tatanggap na kayo, magninilay na kayo, at masasabi nyo, Diyos ko, patawarin mo ako. Hindi na kailangan sabihin pa ng kapwa mo, ikaw yun. Lalong hindi mo na dapat sabihin na ako yun, kundi ikaw mismo sumuko sa Ama at sabihin mong patawad po. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, at yan ang dahilan kung bakit hindi loobin at gustuhin ng mga tao ang mga nakikipagtotoo sa katotohanan ng Ama. Sapagkat hindi nila matanggap na ang kapwa nila'y mabuti at ang tingin nila'y sa sarili silang mabuti. Subalit lisya sa kalooban ng Ama ang mga ginagawa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam. Subukan mo ang taong nakiapid. At walang hinahanap kundi yung taong nakikiapid din. Para itchismis niya at isiraan niya. Subalit, subukan mo ang tao walang ginawang hindi maganda. Bawat nakikita niyang hindi tama sa kapwa niya, naaawa siya. Nasasabi niyang, kay buti niya, nawa, maging gayon ako. Subalit, subukan mo ang taong ginagawa ay lisya, kapag nakikita niya sa kapwa niya, ay nagpapakabuti, galit na galit siya. Inis na inis siya. Ang tingin ay nagmamapuri, nagmamalinis, at kunwari lang, sapagkat hindi nila kayang gawin ang pakikipagtutong tulad nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam,
nek karamanayahanam. Kuminsan, kung sino ang marami ang kasalanan, siyang matapang at matigas ang ulo. Matigas ang loob, tulad ng mga nakikiapid. Sila pa ang matapang nakikipag-away sa asawa ng may asawa, sapagkat sila'y mga agaw. Kung di ka ba mga agaw, maninira ka ng kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pag nagpunta ka sa isang okasyon, makikita mo yung mga totoong tao. Mga hinahanap ay si Chit. Hindi ang maganda ang minamasdan nila, hindi yung mabuti ang tinitingnan nila, kundi ang tinitingnan kung ano maipipintas, kung ano mapupula. Di ba pag nagpunta ka sa isang handaan, ang titingnan mo kung ano yung inabutan mo, napakikipagsalamuha mo para makapag makiisa ka, di ba? Subalit, may mga dumadalo sa ganyan, wala nang tinignan kundi yung mga dumadalong katulad nila. At kung ano yung ipakakain at mapapakain. Ang tao nga naman, kailan kaya magbabago, sabi nga ng Ama. Kaya anong sabi ng Espiritu? Ganyan ang tao, anak. Makikita mo ang totoo at nakikipagtotoo sa'yo. Subalit, maririnig mo eka sa tao yung hindi tapat at totoo sa akin. Kaya kapag ikay nasa sanlibutan, napakahirap makisalamuha kung ang Espiritu ang taglay mo, sapagkat di ka maunawaan ng naka-Espiritu at di ka naman maunawaan ng makasanlibutan. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang nangyayari, ikaw na may takot sa Diyos, tahimik ka lang, nakamasid ka. Yung mga walang takot sa Diyos, walang tigil ang bulungan. Buhay ba ang Diyos? Chichitan, chichitan. Bubulong ka ba kung maganda sinasabi mo? Buhay ba ang Diyos? Kapag bumulong ang isang tao, sigurado sikreto sinasabi niya. Subalit kapag maganda pagsasama at pag-uusap, nasa hampukan kayong ganyan, maganda yung pag-uusap ninyo at pinag-uusapan nyo, kahit sino makarinig, hindi ka nahihiya at di mo'y kahihiya, di ba? Diyan nyo nasusukat ang taong totoo sa inyo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Wikang sinasabi sa tuwina ng Panginoon, di ba ga? Kaya tanda ninyo, lahat ng araw saksi ang Diyos sa lahat ng nagaganap sa lupa. Kaya kung inyong kalooban ay patag at payapa, sigurado, panig kayo ng Diyos. Subalit kung nalilito, nagugulumianan kayo at nahihirapan ang loob nyo, sigurado, panig kayo ng demonyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, ikaw ba, Jocelyn? Napapayapa ka ba? Payapa ka na ba? Oh, panig mo ang Diyos. Wala ka sa demonyo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka isang kamag-anak mo pa ang maninitsit sa'yo, no? Isang kadugo mo pa yung naiingit sa'yo, no? Ang tao nga naman, sa halip na yung kamag-anak ay katuwaan kung maganda ang nagaganap sa buhay, kinaiingitan pa, sinisiraan pa. Ang tao nga naman, mentras gumaganda ang buhay ng kapwa, galit na galit. At di kaya sila manalig sa lamang para sila rin kamti nila yung magandang buhay, di ba? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manamig ka na. Wow.
mayroon maganda mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Kaya dito, hindi makabatay yung hindi totoo. Sigurado lilisan, magagalit, magdaramdam. Ganyan din ang panahon ng Kristo. Ang hindi totoo, nag-aaklas, nagpupuyos, galit na galit, nag-ingit-ngit. Wala namang ginagawang masama ang Kristo. Gayon din ang mga nagpapakatotoo, wala namang ginagawang masama sa kanila. Ni hindi nga sila inaano, nagpupuyos damdami nila. Bakit nga ba? Hindi kaya sila natatakot sa ganti ng Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka na, manalig ka na kay palad ng taong kapag umasenso ka pa niya, matuwa siya. Tuwang-tuwa at sinasabi pang, ay salamat, pinagpala siya. Kawawa man yung taong kapag nakakakita ng magandang nagaganap sa kapwa niya, inggit na inggit. Sino nagbabasa ng Biblia? Taas nyo nga ang kamay nyo ng mga nagbabasa ng Biblia. Dapat wag lang kayo tagasunod. Dapat wag lang kayo tagapakinig. Matuto rin kayong maghaluan sa Biblia. Upang lahat ng naririnig nyo dito, maibase nyo lahat sa Biblia. Nandyan lahat, hindi kinakatang isip lang. Hindi dinadaya, hindi niloloko, nandyan lahat sa Biblia yan. Naniniwala ba kayo sa Biblia? Naniniwala ba kayo sa salitang banal?
Kung naniniwala kayo sa Biblia at naniniwala kayo sa salitang banal, isabuhay nyo. Magsabuhay kayo. Nakakatakot linlangin ang salita ng Diyos. Nakakatakot lokohin ang Diyos. Sapagkat kung nagnanasa ka ng payapang buhay, kikilalanin mo siya at isa sa buhay mo ang mga aral niya. Buhay ba ang Ama? Tandaan ninyo, magpasarap ka man ang magpasarap dito sa lupa. May wakas ka rin at hangganan. Kaya ang pinaghahandaan ng Kristo ay ang para sa wakas ng buhay ng tao. Ang tao kapag mayroon eh, may mga pagmamagaling, ay binilekaya ng anak ko, ay binilekaya ng Pedro, ay binileka ni Petra. Yung bang may mga pagmagaling? Pero ang Diyos hindi maipagmagaling. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tulad mo anak, kung saan-saan kayo nakarating, para lamang magpagaling, hanapin ang magpapagaling. Nawa, huwag kung saan-saan nyo irating ang isip nyo, malapit lang ang nagpapagaling, damhin mo sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Kapag napalapit kayo sa Ama, mapapalapit kayo sa anak. Kapag napalapit kayo sa anak, mapapalapit kayo sa Ama. Kapag malapit kayo sa Ama at anak, malapit kayo sa Espiritu ng Ama at ng anak. E nasaan eka? Hulihin mo sa hangin. Salukin mo sa tubig. Yan ang mga pilosopo. Kaya, lahat ng araw, mararamdaman ninyo ang pag-ibig ng Ama kung malinis ang isip nyo. Kung panatag ang loob nyo. Kung wala kayong iniisip na kung ano-ano sa kapwa nyo. Kung wala kayong damdamin na masama sa kapwa nyo. Sapagkat ang Diyos ang nararamdaman nyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya bawat araw, nasa nang madaman nyo siya, makilala nyo siya, at masumpungang ganap siya. Pagpalain kayo. Pagkagising mo, wala ka naman dumating ka rito, umihi ka na. Kanina ka pa umaga, di ba? Anong sinasabi ko sa'yo? Sabi mo marami kang ihi. Sabi mo maputi ihi mo. Hindi naman, di ba? Anak, huwag kang magsisinungaling para ikay gumaling. Ha? Yan ang pinag- pwede makinuwali, anak. Makipagtuto ka para
Si Kunching, walang alam. Si Kunching, walang karunungan. Kaya kapag tinatanong kayo, kung di kayo nagsasabi ng totoo, sarili niyo dinadaya niyo't niloloko. Hindi siya, hindi ako. Sapagkat kung siya, paano niyo siyang lolokohin? Di naman niya kaano-ano ang bawat isa sa inyo. Ano mawawala sa kanya? Kung lokohin niyo man siya, sa inyo may mawawala. Sa akin ay wala rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturang. Mahal na mahal ko kayo. Kaya taglayin ninyo ang katapatan at pagiging makatotohanan kung nais niyong makalaya't kagalingan ay kamtan. Sapagkat ang layon ko'y pakikipagtapatan nang dahil sa pag-ibig kayo'y aking ginagawaran. Mapalad nga kayo't nagpalipin ang babaeng ito. Paano kung ang pakikinggan ko na'y ang kanyang sarili? Nawika niya'y, Panginoon, ayaw ko na po. Ako po'y mananalangin na lang at magpapakabanal. At gawin mo ng marapat na ako'y maghanap buhay. O tao, lahat kayo nais niya'y umunlad ang buhay. Subalit, naalala niyo ba ang kapwa niyo nilalang? Katotohanan ang aking tinuturan. Yaw ng patuto kung naririnig ang sinasambit ng nilalang. Subalit, kung pag-ukulan ninyo ay katapatan, di nga ba't kayo'y pagbibigyan? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ang masakit sa inyo ay huwag niyong gagawin sa twina. Sapagkat, kayo man magsalita ng di tama sa kapwa niyo at pagsabihan din kayo ng di maganda, masasaktan kayo. Kayo man ayaw niyo ng sinisiraan, kaya huwag kayong manira ng kapwa niyo. Kayo man ayaw niyo ng pinagtatawanan, huwag kayong magtawa kahit kanino. Kayo man ayaw niyo ng hinahatulan, huwag kayong umatol kahit nano. Sapagkat ang kapwa niyo tao ay katulad niyo ring tao. Ngunit pasubali ko'y di niyo nakikita ang kalaban niyo. Kaya't ang pasubali ko'y maging tapat kayong totoo. Sa gayon nakikipagtapatan na kung di niyo nakikita, ang lahat ng marapat sa inyo'y nais kong ibigay o tao. Nang dahil sa pag-ibig nais kong maging ganap kayo. Nang dahil sa kaligtasang dulot at nasa ko. Kaya't ang may pandinig sa tuwin ay makarinig. Ang may mata ay magliwanag. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Mapapalad kayong may mga nagbabata sa inyo at patuloy na inaplos ko ang puso't isipan nila upang maging kaakibat ng aking espiritong tumulong at dumamay sa inyo. Taong aking mga iniibig na totoo, paano kung wala nga akong magagamit? Sino man din ang inyong hahanapin? Magsalita man kayo ng magsalita kung walang mangungusap sa inyo. Naririnig niyo ba ang aking tinig at aral? O tao, ginamit ko ang kapwa niyo tao pang bigkasin ang mga salita ko. Kung nararamdaman niyo, ipagninilayan niyo ito. Kung bubulayin niyo, matututo kayo. At kung magpapakatotoo kayo, makikilala niyong ganap at totoo, yung amang pinakikilala ko. Sapagkat wika nga niya mula sa simula, sutil na ang tao, subalit pinagpapamanhinan upang mapakita ang pagmamahal. Kung magkagayon tao at iniibig niyo'y ama, matutunan niyong ibigin ang kapwa niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. O aking ama at ama nila, maliwanag ang tinuran mo. Ang walang pasubaling ikaw'y hinahanap, ni hindi ka mararamdaman at di ka mapuha. Subalit ang nagnanasa sa iyong ika'y kamtan, patuloy na tatalikod sa sanlibutan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Katulad nila, kahapon, sabi nung isa bumubulong, huwag mo ikang sasabihin, huwag mo sasabihin, eka.
Pabayaan mo, Ekasya, pabayaan mo lang, Ekasya, kung ano ikasabihin. Tingnan natin, Eka, kung alam niya. Diba? O ngayon, pinatotohanan ng Ama. Wala ka pang ihi. Buhay bang Diyos? Kaya, para makinabang po kayo, huwag niyong masdan bilang tao. Sapagkat bilang tao, hindi ko kayo gagamutin. Punta na lang ako doon. Tulungan ko na lang maghugas ng pinggan mga anak ko. No. Baka dumami customer nila pag ako nandoon. Pwede ba ang Diyos? Pwede po ba ang Diyos? Siyempre, manguuto ako. Sabi ko, sali na kayo. Tako, Kenny. O kaya, ay, sali na kayo. Eh, sila hindi mapanguto. Wala silang alam. Eh, ako'y mapanguto. Pangutong makiya, ano yun? Eh, kaya nga po nung nagninegosyo ako eh, sabi nung matanda, eh, bakit ba eh, kain eh? Kalayo ng pinagmulan ko, maasin. Dito pa ako pumupunta, pares lang ang presyo. Bayewan ko po sa inyo. Eh, kasi Eka, ngitian mo lang ako, masaya na ako eh. Di ko na Eka kinuwenta yung gasolina ko. Salamat po ka ako. Eh, ba't napapauto ka? Sabi ko naman. Hindi, ganyan po. Bakit kinuwento yan? Ganyan ang ugali ng tao, eh. Mapanguto. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yun, yung mapanguto. Ano po? Eh, kaya mo inuuto dahil may kailangan ka. Eh, pag hindi mo na kailangan, di ka namang uuto. Ay, kawawa ka namang mapanguto. Buhay po ba ang Diyos? Eh, ba't ko po sinabi yun? Eh, kanina marami pala akong kamag-anak. Pag pala halalan, maraming kamag-anak, ne. Sabi ko, eh, tango naman ako ng tango. Ah. Eh, nataon kasi nandito sila. Kaya lumabas ako, eh. Siyempre, naupo tuloy ako. Nandun kami sa third floor. Eh, di, siyempre, kapatira naman po, eh. Langan namang hindi mo babaan, ano. Sabi ni, ano, apo, nandyan po, eh, kasi sila kapatid na Larry, eh. Tsaka siya, ah, ganun ba ako? Eh, tara, ako bumabata. Eh, hindi namin alam, marami palang kasama, ha. Sabi ko, eh, hindi na ako makaurong. Lumabas na ako, eh, nandun na ako, makikita na ako. Eh. Ay, nung may sumusunod na, takbo na tayo ako, takbo na. Makikita, eh, pinasok pa kami dito. Papa bless. Sabi ko, ay, sabi ko, patnubayan kayo ng Panginoon. Eh, tapos ikukwento, binless eka ako ni Apo Conchi. Ano? Eh, pag hindi nanalo, eh, sisisino po. Diyos ko po! Buhay bang Diyos? Kaya, sabi ko, panalangin na lang natin. Buhay po bang Diyos? Ane? Oh, edi sabi nung dalawa. Ako eka. Ah, ganun ka. Ah, ay. Eh, ano po sasagot ko? Alam nga naman sabihin ko, di makita kilala eh. Buhay po ba ang Diyos? Ne, ay, sabi ko nga, pag talaga halalan, marami kang kamagana ka, ne. Ano? Alam niyo po, kaninang dumadatal yung mensahe. Sabi ko, Panginoon, eh, ba't Arlen, ba't ito minimisahe? Diyos ko, ba't ganyan puro minimisahe? Eh, kahit ano pong gawin kong burahin, eh, talagang yun ang lumalabas, eh, anong magagawa ko po? Oh, eh, napakahirap namang magkatangisip at makapakahirap naman ang magsalita ng hindi galing sa Diyos, ah. Tapos gagamitin mo ang Diyos, di po ba? Napakahirap po ng ganon. Kaya sabi ko, Panginoon, pagkasihan mo nawa at maunawaan ng mga tao, yung mga minimisay para hindi sila magdamdam, hindi sila masaktan, kundi sila'y makaunawa po. Ano po?
Manalangin tayo. Huwag tayo naghahanap kung ano. Magkano binigay sa'yo? Diyos ko, magkano binyena? Ano? Magkano? Ne. Kawawa naman yung walang pambigay. Ano po? May kwento po ako eh. Babalik ko lang po nakaraan. Si kapatid na Maria po, ay, Diyos ko po. October kami pinagkalooban. Ako po, October 27, ano? Mayo maghahalalan. Eh, de, pagdating po ng October, November na yan eh, ay, iniwan ako. Iniwan niya po ako. Sumama doon sa kanta-kanta. Halala. Sabi ko po sa kanya, kapatid, eh, ba't rugo pinagpalit mo yung Diyos dyan sa ano na yan? Huw, eka! Kaya nala akong sweldo. Pinagtatawanan pa eka ako. Diyos ko, sarado, sarado. Eh, wala na nga eka tayong bayan. Pinagtatawanan pa eka tayo. Luka-luka daw tayo. Di ba iwanan sila? Ay, Diyos ko, ganun po ang salita niya. Eto na, araw-araw nangangampan niya. Tuwing dahat na, Diyos ko, bumuputok na po. Teka muna, ilalabas ako. Masamang ilulun yun. Pwede, eto na. Diyan, Limandala Neka, Kapampangan eh, Limandala Neka. Nano, Limandala Aldoldo. Aba, 1, 2, 3. Ay, o deka ako 3,500 a week. Aba, maksarap pala ka ako yan. Halinga na, Limandala ning Domingo. Hanggang anak yung... Aba, edi 2,000 monthly nga ako. Dumata lang espirito. Sabi sa kanya, tandaan mo eka. Wala kaya kang mapapala dyan, sabi niya. Dumating yung natapos na halalan. Hagkano kinita mo? Langan! Hanggang ngayon eka, di pa kami binispikin. Yung pala, binursa niya nung iba. Buhay ba ang Diyos? Nako, nakakahiya po yun, ano? Ay, ba't pinagbibili ninyo karapatan niyo? Ay? Apo kayong magagalit, ano? Huwag kayong sasama ang isip, ano? Huwag po kayong mag-isip ng hindi maganda. Totoo lang po sinasabi ko eh. Totoo lang po kinukwento ko. Kasi po, hindi naman ako pwedeng magsinungaling sa inyo. Totoo lang ang sinasabi ng Diyos eh. Ano po? O, sige. Pag yung hinalal niyan at sasabihin eh, ano? Sabi mo, Eka, nung hindi kayo nahalal, pag nanalo ka, Eka, eh, magaan kami, Eka, makakatulong. Eh, binigo. Eh, talaga, Eka. O, yung tao nga naman, ano? Ba't ganun? Nung tumatanggap ng pera, hindi nagsasalita. Eh, nung nanalo, hindi na siya binigyan. Eh, binoto ko, Eka. Eh, nabigyan ka na eh. Diba? Mga minamahal, huwag naman pong ganun. Kayo magagalit eh. Nepo. Binigyan ka limandan. Sabi mo na 10,000. Sabi mo na 10,000, sumeldo ka ng bago maghalalan. Eh pagkatapos ng 10,000 na yun, nagkasakit ka. Naku po, kulang pang pambayad mo sa sakit mo yan. Buhay po ba ang Diyos? Eh dinaya mo ang Diyos eh. Tama po ba? Ay? Kaya masarap kainin ang
pinagpawisan. Yung galing sa kahit na hugas, hugas ka ng hugas bigas. Ano? Kahit namumulot ka lang. Masarap. Ako po, hindi ko kinahihiya. Hindi ko po kahihiya. Nung bata kami, namumulot lang kami sa bukid. Opo, namumulot kami ng suso. Namumulot kami ng... Eh, pero... Ay, tandan-tanda ako po yun. Tandan-tanda ako po. Sabi nung tsuhin namin. Bah, eh, pag tumagap kayo, eh, kanyan, eh, para kayo, eh, kang... Bakala yung marina. Sabi ko nga, Diyos ko, napakasarap po. Napakasarap yung mahal mo yung kapwa mo, minahal mo yung kapwa mo, totoo ka sa kapwa mo, tapat ka sa kapwa mo, kahit mahirap ka, makakatitig ka. Dahil di mo dinadaya, niloloko yung kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Oh. Eh yun nga, mandaya ka ng isang guhit man lang na palay, nakakatakot eh. Pag nagtimbang ka ng asukal, may guhit. Kulang-kulang ng guhit. Nagbenta ka ng bigas, kulang-kulang na isang guhit. Nakakatakot di po ba? Yung mga guhit-guhit na yan, pag siningil ka na yan, ako, maraming guhit. Buhay po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, napakahirap ng ginuguhit-guhit. Pag siningil ka, maraming guhit. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang dapat, makipag-isa, yamang nananalig kayo sa Diyos, yamang nagtitiwala kayo sa Kanya, yamang nananampalataya kayo sa Kanya, humiling kayo sa Kanya, manalig kayo sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya, Panginoon, kami buhayin mo nang naayos sa iyong kalooban. Kami magkaroon ng hindi namin aasamin yung paghihirap ng kapwa namin, kami makikinabang. Bigyan niyo po kami ng mabuting damdamin at kaisipan para yung kinakain namin, masarap ninanamnam. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Oh, bayan mo na Eka ang magkasakit, meron naman Eka ang tutubo si Eka sa akin eh. Panahon na Eka ng ano ngayon, lumapit ka kay ano. Katulad kanina, kasalukuyang kausap yung ano. Eh, humihingi po Eka kami ng, Eka ala niya siguro, taga rito yun. Humihingi ng, nakinig ako sa kanila. Eh, taga Samba ka, ako yung mga yun nang hihingi. Eh, tapos eh, sinabi kung taga saan. Doon kayo Eka magpunta, doon kayo. Eh, nataon naman kakausapin ko yung, may kakausapin po ako. Eh, may dumadating na ano, Eka, noon kinakausap ko kung coordinator ka ba. Hindi po ako nakikialam dyan. Yung coordinator ka ba? Eh, kinausap ko yung nagbubukin. Eh, matagal. Ah, may nagdaan. Aro, Eka, siguro Eka. Kasama ng isip ng tao, no? Mga kapatid, dapat hindi ganyan. Manalangin po ang bawat isa. Ayan, iihe. Tingnan mo. Sumalo ka, mahingi kang baso. Teka muna. Mahingi ang baso. Sahod mo dito, ha? Huwag mo na dadalhin dito at wala namang chemistry dito. Mamaya, titingnan ni Apo Kunching. Doon, ano? Plastic mo. Walang laboratory dito. Mami na mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang bawat araw, tandaan po ninyo, napakasarap yung paglabas mo sa daan. Pag tiningnan ka ng kapwa mo, makangingiti ka. Makatatawa ka. Makakahinga ka. Sapagkat, alam mo, di mo siya niloloko. Buhay ba ang Diyos? Napakasarap. Paglabas mo sa daan, makatatawa ka, makangingiti ka, sapagkat alam mo, totoo ka sa Kanya. Napakasarap. Yung kahit sinong kaharap mo, kahit sinong kausap mo, pagtalikod mo, wala kang iniisip na kahit ano, sapagkat alam mo, wala kang sinisiraang kapwa-tao. Napakasarap. Pag nahiga ka, ang isip mo ang Diyos, ang puso mo ang Diyos. Hindi ang isip mo si Juan, si Pedro, galit na galit ka na. Eh, paano pag sumikip ang dibdib mo? Kaya sa inyong lahat,
Laging paalala, laging paanyaya, ang Diyos ang kilalanin, ang Diyos ang tanggapin, para kayo'y payapa ang damdamin. At kaisipan ay gayon din, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng pagninilay. Ang buhay ay huwag gawing baliwala at biruan, kundi ang buhay gawing makabuluhan, gamitin sa mabuti at bigyan ng kabutihan, upang ang buhay na pahiram kamtin ay kabutihan din naman. Kumusta? Tayo ka nga. Lakad ka. Kumusta sila? Nakakapit po ako siya. Hindi lang po siya umiinom. Kaya lang po yung pinanong ano gano? Ay, anak eh, magnilay kayo. Ayoko naman sabihin sa iyo.